Masayang makipag-usap at magbahagi ng iyong mga nalalaman sa mga taong kagaya ng iyong interes. Sa ganitong paraan ay marami kang bagay na nalalaman. Mas lalo itong magiging masaya kung gagawin ninyo ito sa isang tahimik at magandang lugar. Ngunit paano kung ang lugar na iyong napili ay may bumabalot palang kababalaghan? Dear Papa Dudut, magandang araw at sa lahat ng mga listeners at fans mo, Papa Dudut. Bilang isa akong writer o manunulat, ay talagang nakahiligan ko na ang makinig sa mga upload mo sa YouTube. Nakakatuwa na hindi lang ako ang nai-entertain sa mga binabasa mong sulat, kundi may nakukuha rin akong life lessons. Hayaan mo kong itago ang sarili ko sa pangalan na Karel. 30 years old na ako at kagaya ng sinasabi ko kanina ay isa akong writer. Nagsusulat ako ng mga nobela. Bukod sa pagiging writer at reseller din ako ng mga beauty products. Kailangan kasi na may racket kasi medyo humina na ang kita ngayon sa pagsusulat sa novels. Ang ikakwento ko pala ay hindi lang love story kagaya ng sinusulat ko, kundi isang karanasan na nagbigay sa akin ng takot at mga tanong hanggang sa ngayon. Medyo matagal na akong writer sa isang publishing company, Papa Dudut. Masaya ako na napunta ako sa kumpanya kung saan ay may pakialam talaga ang publisher sa mga manunulat niya. Itatago ko siya sa pangalan na Ma'am Ana. Pinupush at minomotivate niya kami na magsulat at lumikha ng mga nobelang pupukaw sa damdamin ng mga readers. Noong first time kong na-meet si Ma'am Ana ay na-intimidate ako, pero sa paglipas ng panahon at dahil madalas din ako sa office para kumuha ng paycheck, ay doon ko nalaman na sobrang cool niya at mabait. Hindi niya kami tinuturing na writer lang sa company niya, kundi parang mga anak na rin na ginagabayan niya, lalo na pagdating sa pagsusulat. Kaya sobrang swerte naming mga writers kay Ma'am Ana. Once a year ay nagkakaroon din kami ng seminar at brainstorming. Kadalasan ay 3 days kami sa isang lugar. Talagang puwipili si Ma'am Ana ng magandang lugar para makapag-isip din kami ng maayos. Tapos ay makapag-enjoy at bakasyon na rin. Kaya kaming mga writer at ibang employees sa kumpanya niya ay talagang inaabangan yon every year, Papa Dudut. Nang sumapit na ang month kung kailan kami nagkakaroon ng seminar at brainstorming, ay nag-usap na kami kung saan ba kami susunod na pupunta. Kaya kapag meron kaming group video call, ayon ang aming topic. Saan kaya tayo pupunta for seminar this month? May sinasabi na ba si Ma'am Ana? Tanong ng co-writer ko na si Samantha. Wala pa namang sinasabi si Ma'am, pero sana sa beach naman tayo this time. Para naman ma-flex ko yung resulta ng pag-a-diet ko. Inaamag na mga tupis ko sa aparador eh, pabirong tura ng isa ko pang co-writer na si Emma. Ay, bet ko rin kapag sa beach, pero sasama kaya si Dustin, may halong kilig kong wika. Malamang sasama si Sir Dustin, isa siya sa mga editor natin. Hindi siya pwedeng mawala doon, kaya alam naming hindi ka pwedeng mawala sa araw na yon, tugon ni Samantha. Si Sir Dustin ay isa sa mga editor namin, Papa Dudut. Gwapo siya at same age ko lang. Hindi lingid sa kalaman ng mga co-workers ko na super crush ko siya. Bukod kasi sa gwapo siya at single ay mabait din siya at palabiro. Madali siyang pakisamahan at kausap kapag may mga comment siya sa manuscript na pinapasa ko. Magaling din siyang magbigay ng advice kung paano mas mapapaganda ang mga nobela ko, at hindi siya ganon ka-harsh magbigay ng comment. Isa rin siya talaga sa reason kung bakit palagi akong sumasama sa seminar at brainstorming namin. Bihira kasi yung magkakasama kami ng 3 days straight. Nakikita ko lang kasi siya kapag napunta ako sa office.
2 weeks before ng aming seminar ay sinabihan na kami ni Ma'am Ana kung saan kami magpupunta. Medyo disappointed kami kasi hindi sa beach pero okay lang din naman, Papa Dudut. Aarte pa ba kami? E free accommodation, transportation, and foods yun. Sarili at mga gamit lang namin ang aming dadalhin. Sa katatlong araw din kaming nakabakasyon habang nagtatrabaho at bihira ang ganong mga pagkakataon. Dahil sa alam kong malamig sa lugar na pupuntahan namin ay bumili ako ng jacket at mga bagong damit. Pinaghandaan ko talaga ang araw na yon. Siyempre kaunting pa-impress kay Sir Dustin at baka sa pagkakataon na yon ay mapansin na niya ang aking alindog. Nang sumapit na ang araw ng pagpunta namin sa aming seminar ay maaga akong nagising. Madaling araw kasi ang pick up sa amin sa office at hindi naman ako malapit doon. Pagdating ko sa office ay naroon na ang iba kong mga co-writers at ibinubulong nila sa akin na nakita nila si Sir Dustin. Kaya magiging masaya raw talaga para sa akin ang seminar na yon, Papa Dudut. Nang nakita ko si Sir Dustin ay nag-hello ako sa kanya at bumati rin siya sa akin. Kaunting usap lang at nang dumating ang minibus na sasakyan namin ay sumakay na kami. Hindi kami ganong karami na sumama. Kung hindi nagkakamali ang memory ko, ang kasama ay siyam na writer at kasama na ako doon, Papa Dudut. Si Ma'am Ana, Sir Dustin at isa pang editor na babae. Dahil sa maaga ko nagising at mahaba pang biyahe ay pinili kong matulog muna para pagdating namin sa aming destination ay meron akong energy. Kailangan ko talagang mag-recharge sa biyahe, Papa Dudut. Nagising ako nang makarinig ako ng parang nagkakagulo. Nakita ko sa may bandang unahan na umiiyak pala yung isa naming co-writer na si Rian habang pinapakalma siya ng iba naming kasama. Nang tanungin ko si Samantha, nakatabi ko sa upuan ay sinabi niya na kanina ay biglang sumigaw si Rian dahil nananaginip raw na naaksidente daw ang bus na sinasakyan namin. Siyempre natakot ako kasi baka isa yung pangitain. Narinig ko na sinabi ni Ma'am Ana kay Rian na panaginip lang yon kaya wala itong dapat na ipag-alala. Madalas daw ang panaginip ay kabaligtaran na nangyayari sa realidad. Para makampante ang lahat ay nagsabi si Ma'am Ana na magdasal kami para sa aming safety. Kahit papaano ay kinakabahan ako sa panaginip na yon ni Rian, Papa Dudut. Para kasing may napapanood akong ganung movie na nananaginip yung bida na may mangyayaring masama at nangyayari nga sa kanila. Sa awa ng Diyos, ligtas kaming nakarating sa transient house na aming pag-estayan. Wala namang masamang nangyari sa aming biyahe. Kinausap ko rin si Rian at sinabi ko sa kanya na wala na siyang dapat na ikatakot kasi safe kaming lahat. Maganda yung transient house at mukhang luma na. Maraming puno sa paligid. Meron yung tatlong kwarto at naghati kaming siyam na writer sa dalawang kwarto habang si Ma'am Ana at Sir Dustin at isa pang editor ang magkakasama sa isa. Kumain muna kami ng lunch at dahil sa wala pa akong breakfast ay talagang naparami ang kain ko. Gutom na gutom talaga ako, Papa Dudut. Magpahinga muna tayong lahat at alam kong pagod kayo sa biyahe. Mamaya kapag nakapag-recharge na tayo ay saka tayo magkaroon ng brainstorming. Ang sabi ni Ma'am Ana after naming mag-lunch. Pumasok na ako sa kwarto namin. Kasama ko roon sina Samantha, Emma at Rian. Ang creepy nitong transient house na ito. Parang haunted house sa isang horror movie. Pakli ni Emma. Kaya nga eh, nakadisplay pa yung mga old pictures ng mga dating nakatera dito. Baka mamaya ay multuhin nila tayo ha, pabiru kong sabi. Ang galing mo talagang manakot, Karel. Ang asikasuhin mo ay ang pagpapapansin mo kay Sir Dustin. Dapat magka-moment kayong dalawa this time. Asahan namin yan ha, kinikilig na turan pa ni Samantha. Pinutol ko na ang pag-uusap namin kasi alam ko na pagtutulungan na naman nila ako.
Ang sabi ko ay mauna na ako. Komportable naman ang kama at naka-aircon ang mga kwarto. At may sari-sarili ring CR. Humiga na ako at pumikit para matulog. Nakanya-kanya na ring higa ang mga kasama ko sa kanilang kama. Bali tigi-isa kami ng kama sa kwartong yon, Papa Dudut. Tulog na ako nang may marinig akong ingay. Tunog na naglalakad na parang ang bigat ng paa at mga boses na nag-uusap pero hindi ko maintindihan. Nagising ako sa mga ingay na yon at medyo nainis ako kasi ang iingay ng kasama ko sa kwarto. Pero nang tingnan ko naman sila ay nakahiga na silang lahat at tulog na, Papa Dudut. Nagtaka ako kung saan ko ba naririnig ang ingay na agad ding nawala nang magising ako. Inisip ko na lang na baka sa labas kaya sumilip ako sa bintana pero wala akong nakitang tao sa labas. Papa Dudut. Hindi ko na pinansin ang narinig kong ingay. Bumalik na ako sa pagkakahiga. Pero hindi na ako makabalik sa pagtulog kaya ang ginawa ko ay lumabas ako ng kwarto at nag-decide na libutin ang buong bahay. Ayoko munang lumabas dahil sobrang lamig kahit ganong oras. Lamigin kasi ako. Tinatamad pa akong mag-unpack ng mga gamit ko para kunin yung jacket ko. Buwaba ako mula sa second floor at pumunta sa kusina. Kahit ng ilang gamit doon ay mukhang luma. Habang nasa kusina ako ay may naririnig akong ingay sa itaas na parang nag-uusap ng malakas. Lalaki yon at babae. Hindi ko yon pinansin at baka si na Ma'am Anna lamang o kaya yung iba naming kasama na mga writers. Baka kagaya ko ay hindi pa sila nakakatulog o inaantok. Pagpunta ko sa living area ay nagulat ako ng sakto na pumasok si na Ma'am Anna at Sir Dustin at yung isang editor na babae na si Miss Jean. May dala silang mga bulaklak. Nagulat ako nang nakita sila kasi akala ko ay sila yung naririnig kong nag-uusap sa itaas. Nasa labas po pala kayo. Akala ko ay nasa taas kayo kasi parang naririnig ko kayo na nag-uusap. Turan ko. Lumabas muna kami. Ito kasing si Dustin hindi makatulog. May naririnig daw siyang ingay ng mga tao kaya ang sabi ko ay bumili muna kami ng bulaklak sa labas para ilagay sa mga vase na nandito. Wala kasing kakulay-kulay ang bahay na ito. Baka hindi lumabas ang creative juices natin dahil ang lungkot ng paligid, ang sabi pa ni Ma'am Anna. Hindi na ako nagkaroon ng chance na itanong kay Sir Dustin kung magkaparehas ba kami ng ingay na narinig. Dahil nakiusap si Ma'am Anna sa akin na tulungan sila na maglagay ng mga bulaklak sa bahay na yon. Medyo naging busy na rin kami nang matapos na kami ay bumalik na ako sa kwarto dahil may 2 oras pa para sa aming brainstorming. Mahabang oras pa yon para makatulog ako. Gustong gusto ko kasi na matulog ng time na yon. Nagawa ko namang makatulog, Papa Dudut. Napasarap pa nga ako kasi kung hindi pa ako ginising ni Samantha ay baka umabot na ng gabi ay tulog ako. Sabi ni Samantha ay pinabababa na kami ni Ma'am Anna para sa brainstorming. Nandun na ang lahat nang buwaba kaming 2. Ako na lang talaga ang hinihintay nila. Inumpisahan na namin ng brainstorming, ang naging topic namin ay ang mga nobela in or now. Yung magugustuhan ng kabataan, syempre ang sabi ko ay gusto ng mga kabataan ang mga light novel na romance na kikiligin sila. Nagkaroon kami ng counting activity at tumagal yon ng halos 2 oras. Kalat na ang dilim nang matapos kami. Dahil sa hindi kami nakapag-grocery ay nagpa-deliver na lamang si Ma'am Anna ng food na pinagsaluhan naming lahat. Habang kumakain kami ay napansin ko na parang matamlay si Sir Dustin. Tapos wala pa yata siyang ganang kumain dahil isang slice lang ng pizza ang kinain niya. Ay nagpaalam na siya sa amin na mauna ng matulog. Nagtaka ako sa ikinilos na yon ni Sir Dustin, Papa Dudut. Pwede kasing pagod siya pero usually kapag gano'n na pagod siya ay hindi namin siya kinakikitaan ng pagod siya. Punong-puno pa rin siya ng energy pero ng time na yon ay parang kakaiba talaga si Sir Dustin. Ano kayang nangyari kay Sir Dustin? Parang masama ang pakiramdam niya? Ang nag-aalala kong sabi habang nakahiga na kaming 4 sa aming kanya-kanyang kama ng gabing yon. Patulog na kami. Ay super concerned naman. Pagod lang yon, for sure kulang sa tulog. Panunukso pa ni Emma.
Kahit naman pagod yun eh, hindi yun ganun. Kilala ko siyang lalaking hindi napapagod. Wika ko. Siyempre, tao din si Sir Dustin. Hindi siya robot, kaya hindi pwedeng hindi siya mapapagod. Alam mo Karel, itulog mo na lang yan kasi bukas ay may energy na si Sir Dustin. Turan pa ni Samantha. Bago ako matulog ay inisip ko muna si Sir Dustin kasi talagang nag-aalala ako sa kanya, Papa Dudut. Ang nakakaloka pa nito ay napapanaginipan ko ng gabing yon si Sir Dustin. May nangyayari raw sa aming dalawa sa kusina. Basta medyo malaswa siya para idetalye ko pa, Papa Dudut. Nagising ako na ang bilis ng tibok ng aking puso. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa o kikilabutan ako sa aking napanaginipan. Sa pagising kong yon ay madaling araw na. Nakaramdam ako ng uhaw kaya buwaba ako at nagpunta sa kusina. Nagulat ako nang makita ko roon si Sir Dustin na nakaupo at umiinom ng tubig. Yung pitchel na nasa harapan niya ay halos maubos na. Pinagpapawisan siya at mukhang matamlay. Okay ka lang ba sir? Kanina sa dinner ay ganyan ka na. Wala ka bang lagnat o kung anong nararamdaman na hindi maganda? Ang nag-aalala kong tanong sa kanya. Parang ang bigat ng pakaramdam ko, Karel. Tapos bago ko matulog ay nilalamig ako pero nagising naman ako na sobrang init kahit ang lakas ng aircon sa kwarto. Hindi maipinta ang mukha na sagot ni Sir Dustin. Dapat pala uminom ka ng gamot, sir. Napagod ka siguro sa biyahe, ang sabi ko. Aniya ay uminom na siya ng paracetamol dahil para siyang lalagnatin. Pagkatapos kong uminom ng tubig ay bumalik na rin ako sa kwarto kasabay si Sir Dustin. Medyo kinilig din ako kasi nagkaroon kami ng moment na kaming dalawa lang. Pero syempre mas lamang pa rin ang pag-aalala ko sa kanya kasi first time ko siyang nakita na ganoon. Pagsapit ng umaga after ng breakfast ay seminar kaagad ang aming hinarap. Sa may balkonahe kami pumuesto kasi presko doon at nakaka-inspire naman kasi talaga ang ganda ng kapaligiran. Hindi ko maiwasang sulyapan si Sir Dustin at natuwa ako kasi masigla na ulit siya, Papa Dudut. Malayong malayo na siya sa Sir Dustin na nakita ko noong madaling araw na parang hirap na hirap. Tinukso pa nga ako ni na Emma na happy na ako kasi okay na ang crush ko. Hindi na raw ako mamamatay sa pag-aalaga. Pinagsabihan ko silang tumahimik kasi kahit pabulong ang panunokso nila sa akin ay baka may iba pa rin makarinig. Nakakahiya kapag nakarating yon kay Sir Dustin. Pagkatapos ng activity namin na yon ay sinabi ni Ma'am Anna na mamamasyal muna kami at maghahanap ng inspirasyon para sa nobelang isusulat namin. Ma'am, si Karel ay hindi na kailangan na mamasyal kasi nasa harapan na niya ang kanyang inspiration. Turan pa ni Samantha. Talagang hindi napigilan ng kaibigan ko ang bunganga nito. Tumigil ka na nga Samantha. Pinanlalakihan ko siya ng mata. Bakit? Asan bang inspiration mo, Karel? Usisa ni Ma'am Anna. Katabi niya si Sir Dustin kaya kulang na lamang ay lamunin ako ng lupa ng oras na yon. Literal kasi na nasa harapan ko na ang aking inspirasyon. Ang nature po ang tinutukoy ni Samantha na inspirasyon ko, Ma'am. Hindi ba? Sa ganda ng kapaligiran dito ay hindi ko na kailangan pa na lumayo, palusot ko. Mabuti na lang at nawala kagad ang atensyon nila sa akin kasi nag-alisa na ang iba naming kasama para mamasyal. Ako ay sumama kina Samantha, Emma at Rian. Sinabihan ko sila na tigil-tigilan ang panunokso sa akin kapag naroon si Sir Dustin kasi nakakahiya. Baka makahalata na yung tao na bet ko siya at mailang bigla sa akin. Dapat pa raw akong magpasalamat sa kanila kasi pinupush nila ako kay Sir Dustin. Ang sabi ko naman ay dapat ay pademure lamang ako para hindi isipin ni Sir Dustin na maharot ako. Namasyal kaming apat sa kung saan saan, Papa Dudut. Pinuntahan namin ang ilang magagandang spot sa lugar na yon. At talagang nag-enjoy ako ng sobra lalo na't mga kaibigan ko, ang mga kasama ko. Pagdating ng tanghali ay bumalik na kami sa Transient House. Tumulong kami sa pagluluto ng kakainin namin sa lunch. Nakakahiya kasi kina Ma'am Anna na sila ang kumikilos tapos kami ay puro pa siya lang.
Habang naglalagay ako ng pinggan sa table ay narinig ko si Ma'am Ana na kinakausap si Dustin. Dustin, bakit ka may pasa sa braso? Na paano yan? Tanong ni Ma'am Ana kay Sir Dustin. Hindi ko nga rin alam ma'am eh. Wala naman ito kanina nang magising ako. Ngayon ko lang din napansin. Siguro eh napatama ako sa kung saan na hindi ko alam. Sagot pa ni Sir Dustin. Pasimple kong tinignan ang braso ni Sir Dustin at nakita ko ang pasa na tinutukoy ni Ma'am Ana. Medyo malaki nga yon. Pabilog na kasing laki siguro ng piso. Siyempre OA ako kasi crush ko siya at nagwo-worry ako pero hindi ko na lamang sinabi o pinakita yon sa kanya. Habang kumakain kami ay napansin ko na parang irritable si Sir Dustin. Pinagpapawisan siya at hindi mapakali sa kinakaupuan. Nagulat pa nga kaming lahat nang biglang ibagsak ni Sir Dustin ang malakas ang kanyang spoon and fork sa kanyang pinggan. Nag-excuse siya at nagpaalam na masama ang kanyang pakiramdam at kailangan niya na magpahinga. Medyo masama rin daw ang tiyan niya kaya nagpunta muna siya sa banyo at nang lumabas ay walang imik na nagpunta sa itaas sa kanilang kwarto. Nagkatinginan na naman kaming lahat at sinabi sa amin ni Ma'am Ana na huwag naming bigyan ng sakit ng ulo si Sir Dustin at baka lumala pa ang nararamdaman nito. After lunch ay sinamahan ko si Ma'am Ana para i-check si Sir Dustin. Nagdala na rin kami ng gamot para sa kanya. Nakahiga siya at balot ng kumot kahit pinagpapawisan. Nagsuggest si Ma'am Ana kay Sir Dustin na kung gusto nito ay pwede na itong umuwi para makapagpahinga. Tatawagan na lamang daw nito ang driver niya para sunduin si Sir Dustin. Mas okay daw na mag-private car ito kesa mag-commute. Pero ang sabi ni Sir Dustin ay kaya niya at hindi siya pwedeng umuwi dahil may mga activity na kailangan siya. Kailangan daw niyang matutukan ang mga writers. Nandito naman si Jean. I think kaya niya ang mga gagawin dito. Baka kasi kung mapaano ka pa kapag nagtrabaho ka pa, ang sabi ni Ma'am Ana. Hindi ma'am, kaya ko po talaga. Huwag kayong mag-alala sa akin. Magpapahinga lang ko ng saglit. Giit pa ni Sir Dustin. Oo nga sir, hindi ka mukhang okay. Baka mamaya ay kung ano pa ang mangyari sa'yo. Ang nag-aalala kong sabi. Makinig ka sa amin ni Karel. Remember, may event pa tayo this month at kailangan ka rin namin doon kaya hindi pwedeng magtagal yung sakit mo. Turan ni Ma'am Ana. Bakit ba ang kulit ninyong dalawa? Hindi ba kayo marunong makaintindi na ayokong umalis? Pasigaw na sabi ni Sir Dustin. Natigilan at nagulat kaming dalawa ni Ma'am Ana. Hindi namin ine-expect na sisigawan kami ni Sir Dustin lalo na si Ma'am Ana na siyang boss naming lahat. Hindi na kami nagpumilit pa ni Ma'am Ana at lumabas na kaming dalawa ng kwarto upang iwanan ng mag-isa si Sir Dustin. Mabuti na lamang at malawak ang pangunawa ni Ma'am Ana. At sinabi niya sa akin na huwag kong damdamin ang pagsigaw ni Sir Dustin sa aming dalawa. Dala lang daw yon ng pagod at sama ng pakiramdam kaya irritable ito. Bago raw kasi kami nagpunta roon ay marami pa itong tinapos na trabaho. Dahil sa kilala ko talaga ang ugali ni Sir Dustin ay gano'n na rin ang iniisip ko Papa Dudut. Sa next activity naman ay hindi namin nakasama si Sir Dustin. Nakakulong siya sa kwarto sa itaas. Gabi na nang buwaba siya at kapansin-pansin na hindi maganda ang kanyang mood. Nang tanungin siya ni Ma'am Ana kung kumusta na, ang pakiramdam ni Sir Dustin ay hindi sumagot si Sir Dustin. Tinanong lamang niya kung ano ang ulam. Nang kumakain na kaming lahat ay nakita namin kung gaano kalakas kumain si Sir Dustin. Yung tipong parang mauubusan at maagawan siya ng pagkain. Dustin, dahan-dahan lang. Wala kang kaagaw, ang pabirong sabi ni Ma'am Ana. Ano bang pakialam mo? Sa nagugutom ako eh, pabalang nasagot ni Sir Dustin. Nakita ko ang pagkaseryoso na mukha ni Ma'am Ana. Feel ko na gusto niyang pagsabihan si Sir Dustin pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Naintindihan ko kung bakit ganon ang naging reaksyon ni Ma'am Ana. Dalawang beses na kasi siyang napagtaasan ng boses ni Sir Dustin. Nagtataka lamang ako Papa Dudut kasi hindi ganon si Sir Dustin.
Kahit close sa amin si Ma'am Ana ay naroon pa rin ang paggalang niya sa aming boss. Never niya itong sinigawan o tinaasan ng boses kahit sobrang stress na ito sa trabaho. Mahinahon pa rin siya at nagagawa pa nga niyang mag-joke. Kaya ang ganong ugali ni Sir Dustin ay bago sa amin at talagang nakakagulat. Pagkatapos ni Sir Dustin na kumain ay umakyat ulit siya sa kwarto. Gusto ko sana siyang kausapin para pagsabihan na hindi niya dapat kausapin si Ma'am Ana, pero natakot ako sa talim ng mga mata niya. Parang galit na galit siya nang hindi namin alam ang kadahilanan. Sa naging asal niya ay parang nabawasan tuloy ang pagkagusto ko sa kanya. Ayoko naman na ganong lalaki na walang paggalang sa boss niya. Lalo na at boss na kagaya ni Ma'am Ana na sobrang bait sa aming lahat. Stress lang siguro si Dustin, tapos masama pa ang pakiramdam niya kaya irritable siya at mabilis magalit. Sabi sa amin ni Ma'am Ana, puno pa rin siya ng pag-unawa. Para siyang babaeng may buwan ng dalaw. Ang sungit, pabirong singit ni Emma. Nang oras ng pagtulog ay naging topic namin ang nangyari sa dinner. Naikwento ko rin sa kanila yung unang insidente na nasigawan kami ni Ma'am Ana ni Dustin dahil pinipilit namin ito na umuwi muna. Ang sabi nila Samantha at Emma ay na-disappoint sila kay Dustin. Kahit daw pagod at stress ito, ay hindi dapat nito makakalimutan na boss pa rin ito si Ma'am Ana. Nakakaawa daw kasi si Ma'am Ana. Hindi nito deserve ang ganong pagtrato. Sabi pa nila, dapat ay i-uncrush ko na si Sir Dustin dahil mukhang lumalabas na ang totoo nitong kulay. Pero wala ba kayong napapansin kay Sir Dustin bukod sa pagiging irritable niya? Tanong ni Rian sa amin. Wala naman, bakit? May iba ka pa bang napapansin? Curious kong tanong kay Rian. Para kasing may maitim na usok sa likuran niya. Simula nang dumating tayo rito ay napansin ko yun. Nakasunod palagi sa kanya. Ang pabulong na sagot ni Rian. Ani na lang niya siguro yun. Naku, tama na nga ang kwentuhan sa lalaking walang galang sa boss natin. Matulog na lang tayo at maaga pa tayo bukas. Ang sabi pa ni Emma. Hindi ko pinagtuunan ang pansin ang sinabi ni Rian, Papa Dudut. Mas nakatuon kasi ang pansin ko sa pagbabago ng ugali ni Sir Dustin. Hindi ko lubos maisip na yung lalaking matagal ko nang gusto ay meron palang ugali na matagal niyang tinatago sa amin. Feeling ko tuloy ay pagpapanggap lamang yung pagiging mabait at mapagbiru niya. Baka nga tama ang sinasabi ng mga kaibigan ko na baka ganon talaga ang ugali ni Sir Dustin. Pero syempre hindi ko pa rin inaalis sa isipan kong baka nga dahil sa sobrang pagod kaya naging ganon ang mga kilos at pananalita ni Sir Dustin. Nakatulugan ko na lamang ang pag-iisip kay Sir Dustin at naulit na naman yung panaginip ko na may ginagawa kaming something sa kusina ng bahay na yon. Hindi ko alam kung pangitain ba yon na mangyayari yon o epekto lamang ng pagkagusto ko sa kanya at pag-iisip sa kanya bago ako matulog. Naputol ang panaginip ko tungkol kay Dustin nang gisingan ako ni Rian. Nakiusap siya sa akin na baka pwedeng sa tabi ko siya matulog para sa gabing yon. Na-feel ko sa boses niya na para siyang natatakot. Pumayag ako kasi kasya naman ang dalawang tao sa higaan na yon, Papa Dudut. Nang nakahiga na si Rian sa tabi ko ay hindi ko napigilan ang sarili ko na magtanong sa kanya. Bakit ka pala lumipat dito sa higaan ko? Natatakot ka ba? Diretso kong tanong. Oo, may nakita kasi ako kanina na lalaki nakatayo sa may paanan ko. Namumula yung mata niya na parang nagagalit. Ang natatakot na sagot ni Rian. Naisip ko na hindi gagawa ng kwento si Rian kaya kahit paano ay naniwala ako sa kanya. Ang sabi niya simula nang dumating siya sa bahay na yon ay mabigat na ang pakiramdam niya. Madalas daw siyang nakakarinig ng mga yabag na mga paa at mga taong nag-uusap. Hindi niya raw yon sinasabi sa amin kasi baka matakot kami o kaya hindi kami maniwala sa kanya. Inamin din niya sa akin ni Ria na nakakaramdam siya at kung minsan ay nakakakita ng mga multo at iba pang mga elemento. Kinalabutan ako sa mga nalaman ko tungkol kay Rian. Kaya pala ang mga sinusulat niya ay karamihan ay horror dahil sa meron siyang kakaibang kakayahan. Nabihirang tao lamang ang meron.
Yung lalaki na nakita mo kanina, nandito pa ba siya sa kwarto natin? Tanong ko na may kasamang takot. Wala na. Nawala na siya nang lumipat ako dito sa kama mo. Tugon pa ni Rian. Ano ba siya, multo? Tanong ko pa. Sa tingin ko ay hindi. Iba siya sa mga multo at kaluluwa na nakita ko dati. Para siyang demonyo. Nanginginig ang boses na sagot niya. Mas lalo akong natakot sa sinabing yon ni Rian, Papa Dudut. Bago kami matulog ay inaya ko siyang magdasal para sa aming proteksyon. Makalipas ang ilang minuto ay nakatulog naman ako, pero nang madaling araw ay bigla ako nagising na nanunuyo ang aking lalamunan. Uhaw na uhaw ako. Nakalimutan ko ang tumbler ko kaya wala akong lalagyan ng tubig. Wala akong choice kundi ang buhaba sa kusina. Naalala ko ang sinabi ni Rian kaya nagdalawang isip ako kung bababa ba ako. Naisip ko rin ang manggising sa mga kasama ko sa kwarto para magpasama, pero nahiya ako kasi mahimbing na ang tulog nila. Hindi ko na kinaya ang uhaw ko. Kaya kahit natatakot ako ay buhaba pa rin ako sa kusina nang ako lamang. Nagulat na naman ako nang makita ko si Sir Dustin sa kusina at medyo scary kasi naabutan ko siyang naghahasa ng kutsilyo. Kahit na hindi ko siya tinatanong ay sinabi niya na gusto niyang ulam bukas ng umaga ay nilagang baboy, kaya gagamitin niyang kutsilyo sa paghihiwa ng karne. Parang masarap nga yon, sir. Matagal na rin akong hindi nakakakain ng nilagang baboy, ang sabi ko habang pilit na tinatago ang takot. Uminom na ako ng tubig at medyo nakahinga ako ng maluwag nang nakita ko na binalik na ni Sir Dustin ang kutsilyo sa taguan. Paalis na ako ng kusina nang biglang humarang si Sir Dustin sa harapan ko. Nakatingin siya sa akin ng matalim pero nakangiti siya ng malaki. That time ay naisip ko yung panaginip ko tungkol sa aming dalawa. Sir, babalik na ako sa kwarto ko, ang sabi ko. Huwag ka munang bumalik. Ang akala mo ba hindi ko napapansin na palagi kang nakatingin sa akin? Gusto mo ko, Karel. Inagnanasaan mo ko. Pabulong niyang sabi. Imbis na kilig ay takot ang naramdaman ko, Papa Dudut. Pakaramdam ko kasi hindi si Sir Dustin ang kaharap ko. Parang iba siyang tao. Parang may sumapi sa kanya na kumokontrol sa kanya. Inulit ko ang sinabi ko na kailangan ko nang bumalik sa kwarto, pero bigla niyang hinawakan ang dalawang kong kamay at pinilit niya akong halikan. Paulit-ulit niyang sinasabi na makasalanan ako dahil sa pagnanasa ko sa kanya, kaya pagbibigyan niya raw ang aking pantasya. Nagpupumiglas ako at nakikiusap na huwag niyang gawin sa akin yon. Kahit may gusto ako sa kanya ay hindi pa rin ako easy girl. Saka dinadaan niya ako sa dahas at hindi ko yon gusto, Papa Dudut. Hanggang sa napasandal na ako sa dingding at doon na ako nagkaroon ng lakas para maitulak siya. Nang makawala ako ay mabilis akong tumakbo papunta sa itaas at hindi na ako lumingon kasi baka mas lalong matakot kapag nakita ko na nakasunod pala sa akin si Sir Dustin. Pagkapasok ko sa kwarto namin ay nilako ang pinto at nagkulong ako sa banyo. Nanginginig ang buong katawan ko at doon ako tahimik na umiiyak. Nang medyo kumalma na ako ay saka ako bumalik sa pagkakahiga. Pero hindi na ako nakatulog pa. Nagliwanag na lamang ang lahat ay dilat pa rin ako ang aking mga mata. Kaya sa aming almusal ay antok na antok ako at panayang hikab. Hindi ko na rin sinabi sa mga kasama ko ang nangyari dahil sa takot at hiya ko. Si Sir Dustin ay casual lamang ang kilos na parabang wala siyang ginawa noon sa akin ng madaling araw sa kusina. Halos hindi ko magawang tignan si Sir Dustin dahil sa takot ko, Papa Dudut. Last day na namin sa bahay na yon at afternoon ay alis namin. Bago magsimula ang aming last activity ay napansin nina Samantha at Emma ang pananahimik ko. Naninibago raw sila sa akin at hindi ko naman masabi sa kanilang dahilan dahil sa takot ko, Papa Dudut. Ewan ko ba, kahit ako na ang muntik nang gawa ng masama ay bakit ako pa ang takot? Kahit ako ay hindi ko rin maintindihan ang aking nararamdaman. Nag-start ng aming activity, nasa unahan namin si Ma'am Anna, Sir Dustin at Miss Jean. Nakikinig ako sa mga sinasabi nila nang mapatingin ako sa katabi ko na si Rian. Nakita ko na pinagpapawisan siya kahit na ang lamig
ng paligid dahil nasa labas kami. Balisa siya na hindi ko maintindihan. Tapos nakita ko sa mga mata niya na parabang natatakot siya. Nang sinundan ko ang tingin niya ay nalaman kong kay Sir Dustin siya nakatingin, Papa Dudut. Rian, okay ka lang? Pabulong kong tanong sa kanya. Yung anino sa likod ni Sir Dustin, mas lumalaki na siya. Pabulong din niyang sagot sa akin. Tininan ko si Sir Dustin pero wala akong nakikitang aninong malaki sa likuran niya. Siguro nga ay ang mga kagaya lamang ni Rian ang nakakakita noon at hindi ang kagaya kong ordinaryo ang mga mata. Parang walang gana si Sir Dustin sa activity namin. Tahimik lamang siya at malalim ang tingin. Nang tanungin siya ni Ma'am Ana kung ano ang tips na pwedeng ibigay niya sa amin sa pagsusulat ng mga usong nobela ay pabalang na naman ang naging pagsagot ni Sir Dustin. Bakit akong tinatanong mo? Ikaw ang may gusto ng seminar na ito, hindi ba? Wala ka bang naihandang sasabihin para sa mga writers mo? Mataas ang boses na sagot ni Sir Dustin at nag-walk out siya. Pumasok siya sa loob ng bahay. Lahat kami ay hindi makapaniwala sa mga sinabi at ginawa ni Sir Dustin. Si Ma'am Ana ay naluluha na. Hindi ko alam kung dahil sa nasasaktan siya sa sinasabi ni Sir Dustin o dahil sa galit. Maintindihan ko naman si Ma'am Ana kung magagalit siya dahil sobra ang mga ginawa ni Sir Dustin na pambabasto sa kanya. Guys and ladies, dito muna kayo ha. Kailangan ko lang kausapin si Dustin. Pagkapaalam ni Ma'am Ana at sinundan niya sa loob si Sir Dustin. May nararamdaman ako na hindi maganda ng time na yon, Papa Dudut. Grabing bigat sa pakiramdam. Kahit sinabi ni Ma'am Ana na magstay lamang kami roon ay tumayo pa rin ako at sumunod sa kanila ni Sir Dustin. Nakita ko sila sa may kitchen at kinakausap ni Ma'am Ana si Sir Dustin habang si Sir ay nakatingin kay Ma'am Ana ng diretso at matalim ang kanyang mga mata. Ano ba nangyayari sa iyo, Dustin? Hindi ka naman ganyan. Parang ibang tao ka na. Sabi ko naman kung pagod ka at masama ang pakiramdam mo ay pwede kang magpahinga, ang sabi ni Ma'am Ana kay Sir Dustin. Dahil naiirita ako sa iyo, ang dami mong inuutos, sigaw ni Sir Dustin. Dustin, hindi ko na gusto ang mga sinasabi mo sa akin. It's not you. Pati si Ma'am Ana ay sumisigaw na rin. Nagulat ako sa mga sumunod na mga nangyari, Papa Dudut. Biglang sinakal ni Sir Dustin si Ma'am Ana. Yung mukha ni Sir Dustin ay parang hindi na siya. Mukha na siyang demonyo sa grabing panlilisik ng kanyang mga mata at grabing panggigigil at pagsakal sa aming boss. Nataranta ako at natakot kasi sa itsura ni Sir Dustin ay parang papatayin niya talaga si Ma'am Ana. Nag-hysterical na tinawag ko ang mga kasama ko na nasa labas at sinabi ko ang nangyari. Lahat kami ay pumunta sa kitchen at pinagtulungan naming ilayo si Sir Dustin kay Ma'am Ana. Dahil sa mas marami kami ay nagtagumpay naman kami pero patuloy sa pagwawala si Sir Dustin at sumisigaw pa siya na papatayin niya kaming lahat. Wala raw siyang ititirang buhay sa amin. Sinasapian si Sir Dustin, sigaw ni Rian. Agad ako naniwala sa mga sinabi ni Rian dahil hindi na talaga si Sir Dustin ang aming nakikita. Ibang tao o nilalang na siya. Hanggang sa sinabi ni Rian na kailangan naming ilabas ng bahay na yon si Sir Dustin. Kahit na hindi namin alam kung bakit kailangan yung gawin ay sumunod na lamang kami. Pinagtulungan nilang hilahin palabas ng bahay si Sir Dustin na walang tigil sa pagwawala at pagmumura. Ako naman ay tinulungan ko si Ma'am Ana na halos nahihirapan pa rin sa paghinga. Sinabi ni Ma'am Ana na okay lamang siya at tulungan ko na lamang ang mga kasama ko na mailabas si Sir Dustin ng bahay. Sa sandaling nailabas namin ang bahay si Sir Dustin ay para siyang lantang gulay na napaupo sa lupa at hinanghina. Tumigil siya sa pagwawala at pagmumura. Doon na namin siya pinakawalan. Tumingin siya sa amin na parabang hindi na niya alam ang mga nangyayari. Pinagpapawisan siya at pagod na pagod. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Ang nagtatakang tanong ni Sir Dustin. Sa pagkakataong yon ay na-confirm namin na may sumaping kung anong masamang kaluluwa o elemento sa kanya. Tinawagan ni Ma'am Ana ang caretaker ng bahay at agad yung pinapunta. Sinabi namin ang nangyari at tinanong namin kung meron bang demonyo o masamang kaluluwa sa bahay kasi sinapian ng isa sa mga kasama namin.
Itinanggi ng caretaker na may ganoon sa bahay na yon. Ang sabi pa niya, kami lang daw ang nagkaroon ng ganong experience sa kanilang transient house. Pero hindi ka panipaniwala ang mga sinasabi niya kasi hindi siya makatingin ng diretsyo sa amin. Kaya kahit na hindi kami kumbinsido sa sagot ng caretaker ay hindi na kami nagtanong pa. Nakiusap pa sa amin ang caretaker na sana raw ay huwag na naming ikwento sa iba o ipost sa social media ang nangyari kasi baka raw masira ang negosyo nila. Ang sabi na lamang ni Ma'am Ana ay aalis na kami ng oras na yon. Hindi na namin pinapasok sa loob ng bahay si Sir Dustin. Kami na lamang ang kumuha ng mga gamit niya at lahat ng gamit namin bago kami nagmamadaling umalis. Pagkatapos ibigay ni Ma'am Ana ang balance sa bayad sa pagstay namin sa bahay na yon. Sa buong biyahe namin ay tulog lamang si Sir Dustin. At doon ko na-realize na baka simula nang dumating kami sa bahay na yon ay may sumapi na kay Sir Dustin. Kaya nag-iba ang ugali niya. Makalipas nga ang ilang araw nang nagpunta ako sa office ay nakita kong bumalik na ang dating si Sir Dustin. Yung masayahin at mabait. Tinanong ko si Ma'am Ana kung okay na ba talaga si Sir Dustin. At ang sabi nito ay okay na. Yun nga lang ay halos wala raw maalala si Sir Dustin. Sa mga nangyari, ibig sabihin baka nga totoong may sumapi sa kanya sa bahay na yon, Papa Dudut. Kung kumusta naman kami ngayon ni Sir Dustin, sadly ay mukhang hindi kami ang meant to be kasi naging sila ni Miss Jen. Pero happy naman ako kasi nakikita ko na masaya silang dalawa sa isa't isa. Sure naman ako na may ibang lalaking nakalaan para sa akin at alam kong makikilala ko na siya very soon. Sincerely yours, Karel. Aminin man natin o hindi ay sadyang may mga masasamang bagay sa ating paligid na hindi natin nakikita at hindi natin alam kung kailan po ito aatake o kikilos para tayo ay gawa ng masama. Kaya nakakabuti sa atin na maging handa sa lahat ng oras at huwag nating ipagkibit-balikat na lamang ang mga mali o hindi normal na nakikita natin sa ating paligid at mga taong ating nakakasalamuha. At kung nandyan na ang panganib ay gawin nating alerto ang ating utak at huwag tayong magpapanik at humingi tayo ng tulong at gabay sa ating Panginoong Diyos. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan dito ay pakikinggan ka. Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may Papa Dudut Stories.